Good day mga bossing. So for today's vlog, magpapalit na tayo ng si Jayco. Tungka Jayco, storbo ka. So today magpapalit tayo ng busina ng ating Suzuki Espresso. And yung gagawin natin ngayon is applicable din to other cars. Tara, buksan na natin. Ito yung binili nating Bosch Horn Evolution sa Lazada. Buksan natin. Ayan. So, secure siya nung dumating. Naka-wrap, naka-box, naka-bubble wrap. So, ito siya mga bossing. Bosch. Unboxan natin. Ayan. So, dalawa yung kasama. Meron din siyang ito. Manual na hindi naman natin binabasa. Okay. Lang ka na. Shoo. Then, ito yung binili nating relay. Buksan na rin natin. Ayan. Okay, so ito nga yung ating biniling relay from Lazada. So meron na siyang kasamang fuse. Ayan. 30 ampere yung kasama. Okay, and then ito yung pinaka relay. 12 volts. And then ito yung mga connector. Bali, mamaya ako na pakita sa inyo kung paano ikabit itong mga connector na to from doon sa ating sasakyan papunta dito sa ating horn. Doon muna tayo sa labas, baklasin natin yung ating paglalagyan itong bagong horn. Una natin gagawin is buksan natin yung hood para magkaroon tayo ng access sa engine bay. Okay, nabuksan na natin yung ating hood. Una natin gagawin is tatanggalin natin itong mga tornilyo na to. Ayan, apat yan. At para mabilis ang video natin, mag-magic na lang ako. Ayun na nga. So, tanggal ko na yung mga tornilyo. Ayan, dito naman tayo sa gilid. Dito naman sa gilid, meron siyang tornilyo dito. Sa pinakaloob. At meron ding plastic tocks. Tatanggalin natin yung dalawang yan. Ganon din sa kabila. Tanggalin na natin yung tornilyo. And buti naman, tinulungan na tayo ni Mrs. sa ating vlog. So, si Mrs. na yung nagka-cameraman. So, tanggal ko na. And then, itong plastic tocks. Tanggalin lang natin. Flat screw. Tanggalin nyo muna yung sa taas. Ayan, natanggal nyo na yan. Ayan. Ganun din sa kabila. Naman sa harap, may tornilyo rin yan dito sa pinakagitna. Ayan, hanggalin din natin. And then lastly, mga bossing, yung mga screw sa ilalim. Pakita ko sa inyo. So, merong screw dito, and then meron ding plastic tocks dyan, ganito rin dito, yan, screw, and then plastic tocks, yan, bali, 1,
2, 3 na screw, and then 1, 2, 3, 4 na plastic tocks. Tatanggalin natin dito sa ilalim ng bumper. Okay, mga bossing, so natanggal ko na yung 3 screw sa ilalim ng bumper at 4 na plastic tocks. Tanggal ko na rin yung screw dito na isa. And then yung 4 na screw dito sa taas, sa may engine bay. And then, isang screw dito sa butas at isang plastic tocks dito. Ganon din sa kabila. Ngayon, tatanggalin na natin itong front bumper. Bali, may dalawa pa siyang nakatusok sa loob, mga bossing. Pag tinanggal natin itong plastic cover na to, ayan, yung orange na yan. Yan na lang ang kumakapit dito sa bumper. Hahatakin lang natin, mga bossing, para matanggal. Kaya natin tanggalin ngayon, mga bossing. Dahan-dahan lang para hindi masira. Ito rin sa kabila. So, nakalas na natin, mga bossing. Tabi muna natin dito. Sa safe na lugar na hindi magagasgasan. Okay. Then, make sure yung mga tornilyo nyo, mga bossing, ay sama-sama. Para hindi nyo ma-misplace at magkulang pagka ibabalik na. Tignan natin tong stock na busina. Si Mip Mip. Natin yung mga connection. Ayan. So, ito yung luma. Tanggalin ko yung bracket, mga bossing, kasi gagamitin natin to eh. Natanggal ko na yung stock na busina, mga bossing. Tinanggal ko rin yung bracket na kasama kasi gagamitin natin to. And then, ito yung binili nating relay. So, pakita ko na sa inyo kung paano ikabit. So, ito yung kanyang pinaka-relay, and then ito yung kanyang body ground. Okay. So, tanggalin ko lang tong nakapulupot. Ayan. Ito yung kanyang body ground. So, step by step tayo. Kakabit natin to sa body ng ating sasakyan. Ayan, shoot natin. And then yung bracket. Pasok natin. Para magkaroon siya ng contact doon sa body ng ating sasakyan. Higpitan natin. Okay. And then, next natin. Lumahan natin to. Next natin is kabit natin yung dalawang horn. To Bosch. Dumi na ng kamay ko. Ganyan talaga pagka may nagawa sa sasakyan. Ang gagawin ko dito is nakababa siya. Medyo nakababa, mga bossing. Kasi pag nakaganon is baka pasukan ng tubig yung loob. So mas maganda medyo ibaba natin ganyan. So pagdikitin na natin yung dalawang yan. Bali ito, medyo ipasok natin yung bracket. Para medyo nakapasok yung busina. Hindi yung ganyan ang itsura niya. Ayan. Ipitan ko lang siya, mga bossing, to make sure na hindi matatanggal. Alright. Secure na yung ating mga busina, mga bossing. Dito na tayo sa pinaka-relay niya. Isisecure na natin to. Gamit lang ako ng ziplock. Nito. Kasi wala siyang screwhan eh. So, dito ko siya banda ilalagay para medyo tago.
Okay na yan. Then, ayusin lang natin yung mga wire para hindi buhol-buhol. At maayos tignan, malinis tignan. Okay. Ngayon, pwede na natin i-connect yung mga wire niya. Mag-start tayo dito. Bali, anim na wire to, mga bossing. So, yung blue is yung positive and then yung black is yung negative. And then, ito yung pinaka-trigger niya. Yung yellow at saka yung black. So, yung yellow, i-coconnect lang natin yan dito sa pinagtanggalan natin ng stock na horn. Hanapin niyo yung white. White or gray siya. Ayan, pero white to eh. White. I-shoot natin yung white doon sa yellow na wire. Ayan lang. Okay. Shoot na. Okay. And then yung black, shoot natin sa black din. Black to black. Ayan ah. Black to black. Ayan. Baka malito kayo mga bossing kasi may mga black din dito. So yung yellow at saka black, magkasing taba lang sila or magkasing nipis ng wire. And then itong dalawang black at dalawang blue, magkakaparehas din sila ng taba. Ayan. So mas mataba itong apat kesa dito sa dalawa. So again, yung yellow na wire from doon sa relay natin, i-coconnect natin sa white na pinagtanggalan natin ng stock na busina. And then yung black na pinagtanggalan natin sa stock na busina, i-coconnect din natin sa black. Black to black, yellow to white. Alright? And then, dito na tayo sa mga horn natin. So, meron tayong dalawang black, dalawang blue. So, pagsamahin natin itong, yan, blue at saka black. I-coconnect natin dito sa mismong, yan, yung male ng connector dito sa busina. Okay lang magkabaliktad to mga bossing. Wala namang problema. So, isang blue, isang black. Ayan. Wala naman silang polarity, so kahit baliktad, walang problema. And then, ganito rin sa kabila. Yung isang black, i-connect natin. At isang blue, i-connect natin. Yan. Okay na tayo dito. Dito naman tayo sa ayos lang natin. Okay. Ayan na. So, dito naman tayo. So, i-shoot natin dito para malinis tignan. Hindi nakalawit yung mga wire natin. Dito naman tayo sa fuse, mga bossing. Itong isang to, yung may butas na yan, i-coconnect natin to sa positive ng ating battery. So, meron na siyang kasamang 30 ampere na fuse. Ayan. So, ikakabit natin to sa positive ng ating battery. Malapit na matapos yung video natin, mga bossing. May napansin lang ako. Hindi ka pa nagsusubscribe eh. Subscribe ka naman oh. Hit mo na rin yung like para matapos na natin itong video na to. Pindutin mo lang yung subscribe. Mag-like ka na rin. Yun! Thank you! Ito yung ating battery. At ito yung positive. Ayun, positive. Ayun yung negative. So, dito ko siya ikakabit. Ayan. Okay. So, ikakabit ko tong connector dito sa positive ng ating battery. Ayan, higpitan ko lang to make sure na walang loose connection. Ayan, higpit na. And then, itong fuse,
Tatago ko siya dito sa pinaka rubber, sa loob ng rubber. Para hindi mabasa. Okay na yan. And then, ayusin na natin yung mga wire. Para malinis ng tignan at hindi buhol-buhol. Sunod ko lang siya dito. Gamit ako ng ziplock. Okay, so basically ganun lang mga bossing, ganun lang kadali ang pagkabit o pagpalit ng ating busina. Tapos na tayo magkabit ng ating bagong horn or busina and sa pag-wiring mga bossing. And pasensya na nga pala mga bossing sa audio ng video natin kasi maraming gumagawa dito sa amin. Mga nagpapa-improve ng bahay, may nagka-grinder dito sa kapitbahay. So hopefully malinaw naman yung audio and yung quality ng video natin. So ganyan ang itsura niya mga bossing, yung ating bagong busina. And then okay naman yung wiring natin. Ayan, hindi naman sala sa labat, maayos. Maayos naman yung pagkakakabit. And then yung fuse natin, dito ko nga nilagay sa pinakaloob. Ayan, para hindi mabasa sa ilalim lang ng rubber. So, testingin natin kung malakas ba itong busina na to. Oh, nandiyan pa pala kayo? Halika kayo dito. So ayun na nga mga bossing, napalitan na natin yung ating stock na busina. Malakas na siya ngayon, rinig na rinig na tayo sa daan. And sa mga magtatanong, wala pong mabuvoid na warranty sa ginawa natin dahil wala tayong binago sa wiring. No splicing ang ginawa natin, gumamit tayo ng harness. So kung mag-claim kayo ng wiring warranty, siguradong walang problema. And sana nakatulong tong video na to. Bago kami magpaalam, anong sasabihin, Bebe? Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day! Bye!